Hi, good afternoon. So, ang lesson natin ngayon ay ito yung kalugtong ng aking lesson kahapon tungkol sa loss of exponent pa din, pero quotient rule na po tayo mga kapatid. So, quotient rule. Okay, so kahapon we have the product of powers. So, that is how are you going to multiply two exponential forms having two bases that are the same or equal. So, ngayon naman, quotient rule tayo. So, meron tong similarity kay product of a power. So, ano yung similarity niya? So, sa quotient rule, for us to get the quotient, so, it involves involve dito yung division. So, ito yung ating rules, how are you going to apply quotient rule. So, una, if the bases are, bases are equal also. O pag ang bases ay equal ng numerator and denominator or ng dividend at saka ng divisor, for your answer, you just need to copy the base. Copy the base din siya. Okay? So, and then yung pangatlo, sa product of power kasi natin, ina-add natin yung exponent, pero dito kay quotient rule, you're going to subtract the exponent. And then, that's the time that you're going to simplify your answer. Okay? So, again, subtract the exponent. Okay po. So, kailangan natin i-subtract siya kay quotient rule. Okay. So, the quotient rule state that if a raised to m over or divided by a raised to n, so for your answer, it magiging a raised to m minus n. Okay? So, ito lang, ito yung pagpapakita lang sa inyo nung kaninang pinakita ko kung ano yung rules natin, paano gagamitin si quotient rule. So, again, si quotient rule, kailangan ang bases ay equal. Okay? So, kapag equal or pareho ang bases nila, wala tayong magiging problema. Kukopyahin nyo lang yung base para sa sagot nyo and then di sa exponent naman, isusubtract nyo lang. So, syempre, unahin nyo yung exponent ng numerator minus exponent ng denominator. Okay? So, and then simplify kayo. Okay? So, pero, okay, so this is true if m is greater than n. M should be greater than n para ang sagot mo sa exponent mo ay positive. Okay po. So again, yung m o yung exponent ng numerator mo dapat is greater than yung exponent ng denominator mo para ang sagot mo sa exponent mo ay positive. Pwede rin naman na maging negative ang sagot mo, pero aatake tayo sa ibang rules niyan. Magbibigay pa ako sa inyo mamaya ng example. So, paano muna to gagawin? So, let's see for example, meron tayong x raised to 5 divided by x cube. So, apply lang natin to. Parehong x ang bases. So, copy natin yung base na x. And then, subtract natin yung exponents. Una muna yung exponent sa taas. 5 minus exponent sa baba, 3. So, therefore, it is x raised to 5 minus 3 is 2. So, we have x squared. Okay po. So, paano nangyaring ganito? So, tingnan natin ha para mas ma-visualize ninyo paano naging x squared yan. So, okay. So, yung x raised to 5 kasi, limang x yan na minultiply sa isa't isa. So, we have x times x times x times x times x divided by tatlong x sa baba. So, we have x times x times x. Okay? So, di ba alam naman natin, class, na kapag ang dinidivide mong number or kahit ano pang dinidivide mo na magkapareho, ang sagot ay 1. So, di ba kinakancel natin yon? So, dito ganun din. Okay, magpa-partner-partnerin mo lang yung baba at saka yung taas, kailangan meron silang kapartner na kapareho nila. So, halimbawa, itong x na to,
Ayan, pag-partnerin natin. So, cancel natin yan. So, ito din. Cancel. Kasi meron pa siyang mapapartner na X dito. And then, isa pang X, makakancel din natin yan. Kasi meron ka pang isang X na makakancel sa baba. So, ang matitira nating X ay dalawa. So, yung dalawang X na yan, X times X, ay magiging X squared. So, yun po yung representation ng ating X raised to 5 divided by X cubed, kaya naging X squared siya. Okay po, naintindihan po. So, magbigay tayo ng isa pang example. Bigay pa tayo ng isa pang example. Let's have 2 raised to 8 divided by 2 cubed. Okay, so ayan. So, pareho ang base. So, sulat natin, sa sagot ay 2. Exponent, isubtract natin. We have 8 minus 3. Then, let's have 2. 8 minus 3, 5. And then, since ang ating base ay number, kailangan natin siyang isimplify. So, si 2 raised to 5, ito ay magiging expand natin. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. 2 times 2 ay 4. 4 times 2 ay 8. 8 times 2 ay 16. 16 times 2 ay 32. Ibig sabihin, si 2 raised to 8 divided by 2 cube, ang sagot ay 32. Gets po? Okay, so ganyan lang po siya. Ganyan lang siya kadali. Quotient rule. Paano naman kapag meron na tayong dalawang variable sa numerator at saka sa denominator? So, ganun, madali lang naman siya. Kagaya lang siya sa product of a power. Sa product of a power, di ba, nagmumultiply tayo ng magkaparehong base. Okay, sa quotient rule, ganun din. O, halimbawa, third example, let's say we have x raised to 5, y raised to 4, divided by x cubed y. Okay? Basta sa ganito class, make sure na ang numerator mo, ang exponent ng numerator mo ay mas mataas kesa sa exponent ng denominator mo. Okay? So, sagutan natin to. Siyempre, yung x raised to 5, ipapartner mo siya kay x cubed. So, magiging x raised to 5 minus 3. Okay? So, ito yon. And then, dugtong nyo lang dito, y raised to 4. O, again, pag ang isang variable or letter or term ay walang exponent, automatic, siya ay merong imaginary 1. Okay po. So, therefore, we have 4 minus 1. So, ganyan lang siya, ha? And then, sagutan natin. We have x raised to 5 minus 3 ay 2. And then, y raised to 4 minus 1 ay 3. So, for your final answer, we have x squared y cubed. Ganyan lang po siya. Okay po. So, another example. May number naman, okay? Let's say we have 3 cube. A raised to 7, B raised to 5, divided by 3 A squared, B raised to 4. Partner ulit. So we have 3 cube and 3. So, let's have 3 raised to 3. Exponent ng 3. Okay, very good. This is imaginary 1. So, let's have 3 minus 1. And then, for A naman, we have A raised to 7 minus 2. And then, for B, we have 5 minus 4. Okay, I hope hindi nalilito. Okay, so final answer, tingnan natin, ha, we have 3 raised to 3 minus 1 is 2, then A, 7 minus 2 ay 5, and then B, 5 minus 4 ay 1. So, do we need to write 1 pa dito?
Okay, no need na kasi automatic, that is imaginary. One. But wait, class. Tingnan nyo itong mabuti. Final answer na ba to? Okay, hindi pa kasi we can still simplify 3 squared. Okay? And then for our final answer, syempre, expand mo lang to, simplify mo, 3 squared stands for 3 times 3. Okay, so we have 9, A raised to 5, B. So, ito na yung final answer natin. Gets po? Therefore, 3 cubed, A raised to 7, B raised to 5, divided by 3, A squared, B raised to 4, is 9, A raised to 5, B. Okay po?